Hello guys. Nandito ako sa ano namin, sa kwarto, nagmumuni-muni. Kasi ano, Valentine's Day ngayon. Kami lang kasi laging magkasama. Kami dalawa lang kasi ng mister ko laging magkasama. Naalala ko yung anak ko. Kasi pagka ganitong Valentine's, ano kasi yung anak ko eh, sweet kasi yun eh. Lalo na nang nandudong kami sa Baguio. Sa Baguio kasi madaling bumili ng flowers. Hindi ako nakakalimutan nun, bibili yun ng flowers. Ng flower, isa lang pala. Na yung malaking rose na ganun, pupunta yun sa tindahan ng mga bulaklak. Bibili siya yung pinakamalaki. Tapos, kung saan ako, halimbawa, nandun ako sa pwesto namin, sa may ano ng tindahan, pupunta yun, dala-dala yung bulaklak na yun, tapos ano sa akin, tapos ibibigay sa akin. Nung maliit siya, kung ano yung maisip niyang paborito kong ano, tinapay, kahit yung matitigas na tinapay, dadaan sa bakery yun, bibili niya. Ano lang, mahirap din pala pagka gano'n na maano siya, malayo, maaalala mo rin siya yung ano ng ano mo, ng anak ko. Mahirap din pala ng isang anak. Kaya lang kasi, noon kasi, nakaranas ako ng hirap sa buhay. Ano din naman ang ano namin. Hindi naman yung sabi mong para kaming hirap na hirap. Ano. Kaya lang, siyempre yung iba na nakikita mo na gusto mong ganung buhay, sabi ko pag ako nagkaroon ng family, ng anak, ayoko magpadami ng anak. Kaya sabi ko mga 2 or 3 lang anak ko. Kaso ang binigay sa akin, isa lang. Buti ka mo naging ano pa ako, naging nanay pa ako. Naranasan ko maging nanay. Madaling magpakaina, pero madaling maging ina, pero mahirap magpakaina. Kaya ayun, na ano ko sa kanya. Yung bang mga pangarap ko noon na gusto kong mag-aral ng ganito, ng ganon, ng music, magano, hindi ko naranasan. Kasi nga, yung pagpa-aral lang ng magkaroon ng ano kami, ng makatapos kami ng pag-aaral para magkaroon kami ng magandang trabaho, yun lang parang inatupag ng nanay ko. Nanay ko kasi masyadong maano sa amin eh. Kasi sabi niya, mag-aral kayo para kahit papano eh, may maganda kayong ano, hindi kagaya sa akin. Kaya nung ako naman na nagkaroon ng anak, isa lang ang naibigay. Kaya binuhos namin sa kanya lahat ng kailangan at saka yung mga gusto ko minsan kahit minsan ayaw pero minsan nagugustuhan, sasabihin ko gusto mo mag-ballet kasi mataba siya noon para pumayat ka, yung pala hindi rin pumayat do sa pag-ballet niya. Tapos nung ano siya, nung malaki na siya, doon na siya nagano, doon niya na magpapayat siya kasi sa Baguio marami kasi mga Muay Thai, mga kung ano ng Korean exercise doon na ano eh. Kaya hanggang pumayat siya, saka inano niya na talaga sa sarili niya. Ay sabi ko mahirap din pala ng ano lang, pag isang anak, pag umalis, mag-isa ka, ganun. Kaya ang ano ko ngayon, ang parang busy-busy ako, yung pag-YouTube. Dati kontra yan. Kasi nag-umpisa ata ako mag-YouTube. Mga katapusan na ng June, sinabi ko sa kanya yan. Sabi ko, nak, gusto ko mag-ganun. Tapos sabi niya, mag-aral ka muna mo, maigi ma, ganun. Ganun yan siya eh. Nung una talaga, kontrabida yan. Kontrabida, lalo nung dumating siya dito. Kontrabida yan. Sabi niya, may edad ka na, senior citizen ka na. Sabi niya, kailangan ng mga nagaganyan, mga bata pa. Sabi niya, ganun. Sabi niya, kagaya sa'yo, lagi ka nakaganun sa cellphone. Sabi niya, ganun. Eh, ikaw pa naman, eh, may ano ang mata mo, sabi sa akin. Tsaka yung pag nag-YouTube ako sa gabi, na disyempre naabot ka ng gabi, nandun ako sa sulok kasi dito kami ng papa niya, doon siya nakahiga, tapos yung lampshade na lang ginagamit ko, nandun nakasandal ako sa baba tsaka hinihinaan ko yung sound, tapos pag siguro magsi-CR sila sa gabi, nakikita nila ako, andiyan ka pa, sabing ganun sa akin, anong oras na, baka sumakit ang ulo mo, sumpungin ka ng migraine mo, laging ganun ang ano nila sa akin, nang sinasabi nila kahit yung mister ko, si Dominic ma, ganun. Nung nakikita nila ako minsan na, siyempre parang hindi ko patanggap lalo pag yan, nalalagasan ako sa mga banana na kukuha ko.
umiiyak ako noon, nakikita nila. Sabi niya, bakit ka umiiyak ka ng problema? Sabi niya, ganun, nung dalawa. Lalo yung anak ko, ang problema, ma? Di ako naman si iyak, hindi umagulgol na ako ng iyak. Sabi ko, pinagpuyatan ko, ganito. O nga, anong oras ka na natulog na naman, ma? Gaganun. Sabi ko, alas dos pasado. Naku, ma, sabi niya ganun sa akin. Huwag mo nang anuhin kasi yan. Ganun siya. Parang siya, nung time noon, siya ang kontrabida. Sabi niya, huwag mo nang atupagin yung ganyan, ma. Ano bang purpose mo? Bakit nagaganyan ka? Wala, naaaliw lang ako. Naaaliw ka. Iba ng kaaliwan mo. Sabi niya, ganun, baka magkasakit ka. Sabi niya, kasi alam nila high blood ako. Saka medyo may slight na sugar ako. Tapos yun, napupuyat ka pa. Alam namin, ano ka, sa puyat. Madaling sumakit ang ulo mo. Pero hindi ako nakikinig. Iniiyakan ko siya. Tapos nung bandang huli, iniiyakan ko siya. Sabi ko, ikaw, sabi kong ganun, dapat ikaw pa ang mag-ano sa akin, mag-support. Sabi kong ganun, bakit kinokontra mo ko? Sabi niya, hindi sa kinokontra kita, ma. Sabi niya ganun. Kasi, ayang ganyan, puyatan eh. Sabi niya ganun, puyatan ata yung ganyan eh. Eh, hindi nga sa iyo pwedeng mapuyat. Sabi niya ganun, baka magkasakit ka. Sabi niya, mama, sabi niya ganun, ayokong mawala ng ina. Sabi niya ganun, ayokong magkasakit ka o mamblema kami ni papa. Sabi niya, tapos umiiyak ka. Hindi ka naman namin pinaiiyak, sabi niya gano'n. Ayaw na ayaw ka namin makitang umiiyak. Tapos pag may masama ang pakiramdam mo, sabi niya gano'n, pag napupuyat ka, sasakit ang ulo mo, siyempre kami nasasaktan, nakikita ka namin. Ayaw namin yung tahimik ka eh. Kasi gusto namin yung maingay ka, yung tawa ka ng tawa, daldal ka ng daldal. Pag ganyan tahimik ka, alam namin may dinaramdam ka. Nung bandang huli, kinausap ko siya, yun nga, umano na siya sa akin. O sige, sabi niya, yan pala ang gusto mo, kaligayahan mo. Tapos tinanong niya sa akin, ano makukuha mong benepisyong ganyan? Sabi niya ganun, gusto mong pera? Sabi niya ganun, bibigyan na lang kitang pera. Sabi niya, bakit, kulang pa ba yung binibigay ko sa'yo? Aming ganun sa akin. Sabi ko, hindi. Sabi ko ganun, kahit naman si papa mo, may pera naman yan, may konting pera naman yan eh. Sabi ko, kaya hindi, naano lang ako, na parang naaliw lang ako. Tapos ngayon, gusto kong patunayan sa sarili ko na ma-achieve ko, ganon. Tapos yung sabi niya, kung hindi mo kaya, itigil mo na ma. Tapos sinuportahan niya na ako. Tapos pagkailangan ko, minsan yung cellphone ko, pag ginaganon ko, naghahang. Yung pala, nakikinig siya. Sabi ko, naku kay, sabi ko doon sa mister ko, bakit? Anong problema mo dyan? Nandun ako sa sulok doon, oh. Naghahang yung cellphone ko kasi sa kapipindot ko to. Saka kasi yung cellphone ko, model 2015 pa yon. Pero top model yon nung binili namin. Eh, siyempre matagal na. Saka lalo ngayon, laging gaganong-ganon ako. Pindot ng pindot, naghang. Umalis siya nung kinabukasan, bumili ng cellphone, binilihan ako. Eto na, para hindi ka na mahirapan, sabi niya ganun. Naririnig ko, naghahang yung cellphone mo. Tapos umiyak na naman ako, ako naman talaga iyakin ko. Sabi ko, sinusuportahan mo na ako. Kung saan ka maligaya, di doon ka. Sabi niya, kaya sabi ko, salamat nak, sabi niya ganun. Basta wag mo lang abusuhin yung health mo. Sabi niya gano'n, pag hindi mo na kaya, huminto ka na. Tapos pag ano kayang gagawin ko na para dumami yung banana ko? Gano'n. Tapos siya rin nagsabi, ma, sabi niya gano'n, naririnig ko dyan eh, may nagpapalipad eh, sabi niya gano'n. Naririnig ko dyan sa cellphone mo, may nagpapalipad, sabi niya gano'n. Palipad ka din. Sabi niya, ikaw, sobra ka kasing kuripot. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, hindi na sa nagkukuripot. Sige na, ma, ganyan ka. Sabi niya, gano'n, mag-ganon ka. Kaya yun, inaano niya ako. Siya nag-utos na mag-ganyan-ganon ako para tumaas agad yung ano mo, yung banana mo. Banana na tawag niya, hindi subscribers eh. Banana mo. Kaya minsan natatawa ako, minsan natutuwa doon sa anak ko. Pag lumalapit yan sa akin, pag latinitingnan ko yung cellphone ko, ma, ilan ang banana mo? Tawa ko ng tawa. Minsan napapayakap ako sa kanya. Sabi ko, ikaw talaga. Kaya ngayon, kahit wala siya, alam ko, tinitignan niya yun sa cellphone ko kung ilan na ang banana ko. Saka, ang parang ano niya na, ano, yung ano namin, yung laging naka-online ako. Dati noon, umiiyak din ako pagka, halimbawa noon, nagkaroon ng problema yung wifi namin.
Tapos sabi ko, naku, nabitin ako, magagalit yung mga nag-ELS na mga ano ko, na bakit bigla akong nawala, kasi gagalit sila noon, babaklasan nila ako. Sabi niya, mag-subscribe ka na, mag-ano ka na ma, bumili ka na ng load mo, tapos, ay, ayoko, ganun, gumaganon ako, ayoko, mamaya yan, darating din yung ano na yan, yung wifi babalik, gaganon ako. Kaya nung ilang, ano yon, ilang gabi na wala, lalo nung umalis na siya, kasi sabi niya, dyan niya ako tinitignan eh, kung busy ako sa sa wifi. Alam niya, okay ang pakiramdam ko pag ganyan busy ako. Pag yung tahimik na wala, hindi niya nakikita, nag-online ako, alam niya na may problema. Kaya pinagawa ko tong wifi namin, sabi nung apo ko sa pamangkin, Lola, ipaano mo na yan, ipa-fiber mo na. Fiber muna yan. Kasi sa amin, naka-fiber kami dahil doon sa mga anak namin na ano eh, na nag-aaral, sabi niyang gano'n. Pina-fiber ko. Ayun. Pero minsan, may sumpong minsan na parang ikot ng ikot. Kaya lang minsan bumabalik. Kaya wala nang rason na ano. Kaya nakikita ako ni Dominic na laging naka-online. Lagi ako naka-online. Sasabihin na naman niya yun. Tuwing tatawag yun sa akin, madaling araw tumatawag yun eh. Sa Europe kasi kung anong oras. Gabi dito sa kanila, umaga. Uma, kami yung gano'n. Nakailang ka na? Tatanong ka pa eh. Tinitignan mo naman niya. Tapos bisa sasabihin niya sa akin noon, Ma, nakita ko naka 1,000 plus ka na eh. Anong gagawin mo dyan sa ano mo, Ma? Nagaganyan siya. Anong balak mo, Ma? Anong plano mo, Ma? Hindi ko pa nga alam na. Sabi ko gano'n, hindi ko alam. Saka alam mo naman, hindi ako gano'ng marunong sa computer. Sa mga ano, kaya nasira yung tablet mo dahil hindi ko na papakialaman. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, huwag mo na paayos yung tablet ko, ha. Bibili ako ng bago. Sabi niya gano'n. Bibili ako ng bago, iiwan ko sa iyo. Sabi niya gano'n. Kaya sabi ko, naku, mag-aaral na naman ako magano. Kaya pag may problema, mayroon akong gustong titignan. Tinatakbo ko pa doon. Buti na lang yung mga bata na ng mga grade 5, grade 6, marunong sila Heavens. Silang nag-aano sa akin, nakikita nila. Nakikita nila sa madali nilang ano, sabihin ko lang ganito daw ang hahanapin. Alam nila. Ito mga bata na to, mga marunong. Palibasay ako, wala. Hindi ko ganong marunong yan. Kaya nga sabi ni Dominic, pag-aralan mo na kasi yan ang ginusto mo. Sabi sa akin, mag-aral ka na. Sabi niya, pag-aralan mo na kung ano yung mga pindot-pindot dyan, sabi sa akin. Kaya sabi ko, oo. Kaya itong Valentine's na yun, pagka dito ako sa kwarto, na naaalala ko lahat yung kaanuhan ng anak ko. Ang ano niya, pag-ano niya. Misang kontra, tapos yun, ano naman, supportive. Very supportive yung aking kaisang-isang bunsong panganay. Tapos sasabayan pa ng mister ko. Na ano, sinusuportahan nila ako. Kung saan daw ako yung masaya, sige lang daw ako. Kaya lang, yun nga, yung health ko, lagi nilang sinasabi. Sabi niya nga noon, gaganyang-ganyang ka pa, senior na nga ka, senior ka na nga eh. Sabi niya, para sa bata lang yan, Mama. Sabi niya ganun. Ano bang pangarap mo? Ano bang balak mo? Bakit gaganyang ka? Nung sinabi ko, wala lang, gusto ko lang. Sige, kung gusto mo, pagpatuloy mo hanggat kaya mo. Sabi sa akin. Kaya ito, mamaya yun. Mamayang gabi yun, o ano, tatawag yun. Kasi advance tayo eh. Hindi pa Valentine's ngayon sa kanila. Mamaya, bukas pa. Kaya sabi ko na ko, ito yung aking, ano, naaalala ko siya. Kaya minsan, inaavoid kong wag umiyak-iyak. Kasi iyakin ako eh. Sige po. Sige. Salamat po. Happy Valentine's po ulit sa inyo.